Hello po, kamusta po kayong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Manood po kayo sa videong ito. Lahat po ng information about Hong Kong ay nandito po. Sinasabi ko po lahat. Kung paano mag-apply, kung ano yung mga dapat gawin, lalo na sa mga first-timer, lalo na rin sa mga ex-abroad na vaccinated sa ibang bansa, no? At ano po yung mga dapat gawin pag mag-break contract or ma-terminate ka ng contract, no? Na't napapaloob po sa bidyong ito. Andito na po lahat ang aking kailanganin, yung mga requirements, no? Tandaan niyo po itong mga requirements na ito at isend niyo po sa WhatsApp number, no? Nasa baba po ang WhatsApp number. Lagi po niyong i-keep ang aking WhatsApp kasi minsan lagi pong nawawala ang aking Facebook account, minidelete po ng Facebook. Ayan. Manood lang po kayo at pakinggan, no? This video is all about Hong Kong issue. Kung paano mag-apply, requirements, kung magkano ang mga requirements at kung ano ang dapat gawin para ma-hired po kayo. Mag-prepare lang po kayo. No, sa akin, no, dito sa akin na refer ko sa inyo is pinakamura. Hindi ko lang alam sa iba, ha? 15,000 in one agency, 20,000 in one and the second agency. So either sa to 15 or 20. Ayan, nasa ano niyan, nasa reply ko yan na 15 to 20,000 lahat na po yan kasama ng medical. Ayan. Yung mga first timer kapag kayo na hired sa 15,000 no, na agency, ayoko magbanggit ng agency. Kapag kayo na-hire doon, tapos first-timer kayo or first-timer or ex-abroad, ang babayaran nyo lang ay 15,000 lang. Dahil free na po ang training para makakuha kayo ng in-situ certificate from TESDA. Yun, pinakamababa na yun, ano? Hindi katulad ng iba na bukod pa yung training, di ba? Yan ay napakaswerte nyo kapag kayo ay na-hire dyan. First-timer, ex-abroad, welcome po, ano? Welcome. So, ano pa ba? Hanggat ilang taon, ayan si Miriam, hanggat ilang taon po ang mga ex-abroad, no, na gusto mag-apply sa Hong Kong. Kahit sa ibang mga bansa, nasa 45 na talaga sila minimum nila. Pero yung Saudi, meron silang 48 hanggang 48, no? Pero sa Hong Kong, no, sa hawak ko, hanggang 45 lang. So, possibly 43 lang yan eh. Humabol lang ng hanggang 44. So, 45 below. So, kung above 45 na po kayo, tapos na sa ibang bansa kayo, manatili na lang kayo dyan hanggang sa mag-for good kayo. Huwag na po kayong mangarap pa sa Hong Kong. Mahihirapan talaga kayong mag-apply dito. Mahirapan kayong maselect dahil very choosy ang mga employer sa Hong Kong. Very high standard sila. Kahit nasabihin natin na malakas pa naman tayo, kaya pa natin kumilos, no, wala tayong karamdaman, kahit anong bigay natin ng magandang ano natin sa ating sarili, meron talaga silang age limit. Strict talaga sila doon. Kahit mga agency, ayaw nila ng mataas ng edad. Ayan. Ano pa ba? May tanong pa ba? Yes po, no? DH lang po ang hiring na hawa ko, no? DH apply for Hong Kong or apply for UEA. Ayan, DH lang po. Meron akong hawak na cross-country, ha? Cross-country, Hong Kong to Dubai, Saudi to Dubai, Qatar, Lebanon, kahit sang bansa, Malaysia, Singapore. Kung gusto niyo mag-Dubai, hanggang 48 years old. No? Hanggang 48 years old. DH din. No? DH yun ang hawak ko. Walang cross to Hong Kong, ha? Sa mga nagtatanong, wala tayong cross to Hong Kong. Only cross to Dubai. Ayan. Yung mga ano, mga terminating sa Hong Kong, no, yung mga refuse visa, kung ayaw niyo umuwi, no, kung ayaw niyo umuwi, meron tayong cross to Dubai, no. Tulungan ko po kayo kung paano. Hindi po niyo sisihan dahil napakabuti po yung agents, no. Tadbir po ang hawak natin. Government agency po ng UEA. Ang Tadbir, no, doon talaga ang opisina niya. Siya ang tutulong hands-on na tumutulong sa inyo, hindi talaga kayo pababayaan. Yung mga option lang yun, ha? Mga option. Yan, ano pa ba?
Hi po si Faith Arisa. Gusto kong magtanong kayo, no? Gusto kong magtanong kayo. Lahat ng gusto nyong itanong. Si Arlene Bastan, saan ba mag-apply ng direct hiring? Sa akin po. Arlene, sa akin po. No? Dito sa page na ito, nakalagay po yung contact number ko. Diba? Pag may post ako, may nakalagay na contact number. So, watch up po kayo mag-inform. No, huwag kayong mag-inform sa text messages. So, watch up po. Kasi naka-roaming po yun. Yun ang ginagamit ko dito sa Hong Kong. Ayan. Maria, mula po kong hawak na Singapore. Ha? Ayaw kong humawak ng Singapore kasi nag-inquire ako nung agency kasi gusto ko talagang mayroon akong hawak na Singapore. Inayawan ko dahil meron silang 3 months salary deduction. Napakalaki po, no? 3 months salary deduction. Samantala, dito sa Hong Kong is 15,000 lang ang babayaran mo sa buong kontrata. Doon 3 months ang kanila. Kaya ay inayawan ko. So, hindi na akong humawak. Before humawak ko, pero ngayon hindi na. So, wala na akong contact sa kanila. Ano pa ba? Hindi ko maapura. Dito pa ako sa Kuwait. Pagkatapos ko, gusto ko mag-Hong Kong. Ito ulitin ko ha. No, pakishare lang to para malaman din sa inyong mga friends. Lahat kayo na nasa ibang bansa, kahit nasa Pilipinas kayo, kung vaccinated kayo sa ibang bansa, hindi po kayo makakuha ng yellow card. Ano ba yung yellow card? Sa Pilipinas lang po yun, i-issue. Ang binigyan lang po ng yellow card, no, pakinggan nyo ito ng maigi, ang bibigyan lang po ng yellow card ng Bureau of Quarantine ay yun lang pong mga vaccinated sa Pilipinas. Yun lang po ang nirecognize ng Bureau of Quarantine, yung mga vaccinated sa Pilipinas. Kung ikaw hindi ka vaccinated sa Pilipinas, hindi po kayo makakuha ng yellow card. Para saan po ang yellow card? Yun po ang nirecognize ng Hong Kong Immigration sa usapin nila ng Philippine to Hong Kong government na papasukin ang mga OFW na may mga complete na, no, may mga amo na, papasukin sila, yun ang pakiusap. So, ang nirecognize ng immigration, lahat ng may yellow card holder, yun lang po ang makakapasok sa Hong Kong. So, kung wala kang yellow card, hindi ka makapasok sa Hong Kong. So, yung iba, dahil nagkaroon sila ng amo, during the pandemic, nagkaroon na sila ng amo, hindi pa nilabas yung yellow card na yun ang kailanganin. So, na ano sila, kumbaga, nalulungkot kasi hindi sila makapasok na Hong Kong. So, ang ginawa nila, nagpa-vaccine sila ulit sa Pilipinas, which is not advisable. Nakakatakot po dahil, tawag ito, siyempre kaslusugan po natin yun. So, nakakatakot na parami ng vaccine sa inyong katawan. Pero dahil nga matapang sila at gusto nilang makapasok sa Hong Kong, yun ang ginawa nila. Pero hindi po yun maganda. Kaya sabi ko sa inyo, kung nandyan kayo sa ibang bansa, manatili na kayo. No? Hanggang sa mag-for good, lalo na sa medyo mataas ng inyong edad. Kasi mahirap din mawala ng trabaho. Lalo na ngayon na pahirap na rin ang Pilipinas sa mga pagbibigay ng mga trabaho, no, para sa ating mga Pilipino. Hanggat kaya, manatili muna. Yan. Yun po ha. Sana i-share din ninyo sa inyong mga kaibigan, no, kakilala. Pag vaccinated kayo sa ibang bansa, hindi po kayo makakuha ng yellow card. Ang yellow card ay kailanganin po sa Hong Kong. Ang bigyan lang ng yellow card ang vaccinated sa bansang Pilipinas. Ayan. Sana po malinaw ha. So, ano pa ba? May tanong pa ba? Hindi ko maapura ang tanong. Saan po pwedeng mag-submit ng resume? Sa akin po. Arlene Bastan, pakicheck po yung WhatsApp number ko, ha? Pakicheck po yung WhatsApp number para makapag-submit kayo ng... Ano, ito yung WhatsApp number ko, ha? Sige, ilagay ko dito. Ayan. Ayan yun ha, WhatsApp number. Then po kayo mag-PM ng mga requirements.
kung ano yung mga requirements, nakapin po dito sa page, no, whole body photo, resume, valid passport copy, and self-video nyo. Ayan. Kung mag-PM ka sa akin sa WhatsApp, papasahan ko kayo ng more information para alam nyo kung anong gagawin. Bigyan ko kayo ng mga link, no? Si Michelle. Hi, Michelle. Good evening. Hello, ma'am. Ask ko lang po. Pag sa Saudi po ba kapaksin, hindi na yes, hindi po, no? Pag nasa Saudi na kayo. Pag vaccinated kayo dyan. Huwag mo na kayong umuwi, no? Stay mo na kayo dyan. Or else, kung gusto nyo mag-Dubai, no? Saudi to Dubai, pwede. Meron akong hawak. Ang kinaman ngayon, kasi kahapon, in-inform ako ng agent natin sa Dubai. Dati ang kanyang allowance na ibinigay is ano lang 10k. Ngayon is 30k na. No, sa lahat ng gustong mag cross country, legit po ito ha. Pwede niyo akong balikan kung hindi nila ibibigay, no. Legit po ito ha. Lahat ng mga cross country, ang agent natin sa Dubai is nagbibigay sila ng 30,000 sa bawat aplikante. Ayun. Sa mga gusto lang kasi may urgent kami ngayon, no, mag-alaga lang ng 2 years old, almost around 3 years old. Nani lang siya kasi mayroon na siyang kasamang nagluluto. No, tulong-tulong lang doon. Ang sahod offer is 182,000, no. Dirhams kasi dirhams yun sa no, Dubai. So yes, Arlene Bastan, nasa Hong Kong po ako. Nasa Hong Kong po ako. Yan, ano pa ba? Kasi kung mag-ano ako dito, no, meron ako mga posting. Dito sa Hong Kong Direct Hiring, ako lang po ang nagpo-post. So kung ano yung mga post ko, pwede na kayong hindi magko-comments. Diretso na po kayo doon sa inbox, sa number, sa WhatsApp. Hindi po pwedeng walang WhatsApp, ha? Yung iba man paano kung wala akong WhatsApp. Mag-install po kayo sa cellphone nyo ng WhatsApp at i-register nyo po ang inyong number sa WhatsApp dahil kailangan po yon. Dahil doon po kayo interviewin. Kaya gusto ko doon kayo magpasa para alam ko na may WhatsApp kayo. Hindi ako gaano sa Messenger, no, sa Facebook. Kasi kung mag-PM kayo sa Messenger ko, gusto ko pa rin na sa WhatsApp kayo magpasa ng requirements. Kaya gusto ko doon kayo magpasa. So, mag-inform kayo, mag-PM kayo, no? Drop message sa, ano, sa inbox, sa WhatsApp. Para doon ko ay bigyan ng mga info. Ayan. Ano pa ba? Magtanong na kayo habang live ako kasi minsan lang ako magla-live. No, minsan lang ako magla-live. Yung mga ano, yung mga ex-Hong Kong na nasa Pilipinas, yung mga refuse visa, 2 times unfinished contract, or 3 months, 1 month, 2 months break contract or terminated sa Hong Kong. Sad to say na talagang mahirap kayo ma-select sa Hong Kong. Very choosing. Alam nyo yun. Diba umuwi kayo, hindi kayo nakahanap agad dahil mahirap talaga kayo hanapan dahil may record na kayong ganun. Kaya nga ang suggest ko, kung talagang gusto nyo makaalis, kasi hawak ko ngayon ang Abu Dhabi, pwede kayong mag-Abu Dhabi. After 2 years, pwede niya akong balikan. Kasi pinakita nyo lang natapos nyo ang kontrata doon. Yun ang evidence nyo kasi dito hindi kayo nakatapos. Doon natapos nyo. So may chance kayong makabalik. Dahil meron na kayong ano, record na nakatapos kayo ng kontrata doon. Yan. So ano pa ba? Si Tiri. Oh. Paano po yung weight? Ang timbang po ay depende po sa katawan. Kasi meron namang mataba, matangkad. O, diba? Meron ding, ano, meron ding, ano yung height? Ang height mostly dito is, may naglagay nga eh, 4'9", no? 4'9". Sabi ko ilagay mo yung 4'11", dahil ang pinaka-ano talaga dito, kahit 4 ka, ilagay mo 4'11". No? Kasi 4'11 talaga ang pinakamababa. And then, ang pinakamatangkad, kahit ano. Pero yung sa timbang, ano yun eh, hinihilot-hilot ko pa yan eh, kahit na naglagay sila ng, titingnan ko kasi sa photo nyo. No, titingnan ko yun sa photo kung kaya kong hilotin. No, kasi gusto ko naman makatulong sa inyo, tinutulungan ko kayo.
Depende po sa katawan, ha? Dire, depende po sa katawan. Kasi ayaw talagang tumanggap ng age and ano dito, ng mga mataba talaga. No, pasensya na po, ha? Yung sobrang mataba. Lalo na kung first timer ka. Huwag ka muna mag-Hongkong. Magpapayat ka muna sa ibang bansa. Yan. Ayaw nila yon na sobrang, ano, sobrang bigat mo. Dahil, kung alam nyo lang, ang mga in-check, baka sabihin nila is, malakas kayo kumain. Takot sila nun kasi matipid sila. At saka, ang bahay nila maliit lang. No, maliit lang din ang kama nila. So, baka hindi ka magkasya. Ayan. Kasi bihira lang dito ang mga malalaking bahay dahil dito ay flat-flat lang ang kanilang tirahan. So, ano pa? Tanong pa. Gusto ko magtanong kayo habang live pa ako. Antay tayo sa iba, ha? Baka mayroon pang papasok, no? Free ask question tayo. Kung mayroon kayong mga kakilala, ha? Kung magre-refer kayo sa akin, kasi kailangan talaga ngayon ng ano, cross-country. Kung ayaw nyo yung umuwi, no? Ayaw mo umuwi sa Pilipinas. Kung mayroon kayong i-refer sa akin na aplikante, meron akong pabonus sa inyo. Kasi kailangan ko ngayon ng sub-agent talaga sa cross-country. Meron akong pabonus sa inyo kahit nasa Hong Kong kayo. Kahit nasa Hong Kong kayo. Kasi nag-offer ng agent ko doon na bibigyan kung sino mang mag-refer sa akin. Yan, may pabonus ako sa inyo. Share the blessings na lang, no, makatulong. Pero kung ayaw niyo mag-cross country, pwede naman umuwi sa Pilipinas. Dahil may agency naman tayo for UAE. Yan. Walang sapilitan dito, ha. Dito is yung kusa mo na gusto mong mag-cross country, no? Kasi yung iba takot. So irespeto natin yung mga takot. Hindi dapat natin silang pilitin. Kasi yung ibang mga agent, kung ano-ano na lang na mga magandang salita, para lang tumuloy ka na pumunta doon sa Abu Dhabi, ganito ganyan, ng mga matamis na salita. Tapos pagdating doon, hindi ka nila makontak. No, ako hindi. Kung sino yung nasa, no, no, shoutouts, kung sino yung nasa Dubai ngayon, no, ng mga cross country, alam ko followers kayo dito. Kung may ano mang mga kalagayan nyo dyan, pwede nyo sabihin sa akin. Hanggat wala kayong PM, so okay kayo. No? Kasi sabi ko, kung hindi maganda ang ano nyo, kung hindi maganda ang treatment ng agent natin dyan, PM nyo ako. Pero sa awa ng Diyos, monitor po kayong lahat dyan. Yun lang akang gandahan. No? Kaya nga, totoo po yun na huwag kayong agad-agad maniwala sa mga offer ng mga cross-country tapos hindi sure na pagdating doon, no? Wala kayong trabaho. Dahil meron na akong isang aplikante, alam ko, followers kita dito. Galing siya ng Hong Kong, no? Pumasok siya doon, nagtiwala doon sa isang company. May mahigit isang buwan na daw siyang walang trabaho. And then kung may trabaho naman is isang linggo, tapos bakit hindi continue? Diba? Puro part-time. Hindi maganda yun kasi meron talagang mga nag-aalok ng mga gano'n. Tapos isa pa, meron din dito sa Hong Kong na may isang agent na tumutulong na mag-cross country. Pagdating doon, prostitute pala ang trabaho. Ayan. Kailangan suriin nyo talaga doon. Kasi kayo, bago kayo mag-apply, ako ibibigay ko sa inyo lahat talaga ng info para kung anong mangyari, balikan nyo ako. No, balikan nyo ako kung hindi totoo na trabaho ang pinuntahan nyo doon. Kasi yung ibang mga agent, pag nakaalis na, binablock na yung pinapapunta nila doon. Hindi na makukuntak. Hindi po yun maganda. Ako sa tagal ko na dito, lahat nakukuntak ako kung saan ako mahanap. Dito lang sa page na to mahahanap nyo ako. Kasi ako lang nagpo-posting dito. Pwede kayong mag-comments. Pwede kayong katulad yung minsan nagla-live ako. Pwede nyo sabihin sa akin na mga ganun. Basta mag-ingat lang po kayo, ha? Kasi sa Facebook, ang daming mga offer, no? Ang lalaki pa ng mga offer nila. And then, pagdating daw nila doon sa Dubai, hindi naman daw nila na hindi daw totoo na binigay. Diba? Yung mga ganun, hindi daw totoo na binibigay. Pero sa akin, balikan nyo ako, no? Kung kayo ay natulungan ko na mapunta doon, tapos kung hindi ibigay sa inyo, pwede nyo akong balikan. Kasi si mismo si agent ang mag-aabot sa inyo.
no? Kung gusto niyo ipadala niyo sa Pilipinas, ayan. Kasi ano, hindi naman ibibigay sa inyo ng cash, kundi ipapadala sa family niyo sa Pilipinas. Kayo ang mag-uusap niyan. Ibigay na lang sa inyo ang resibo na 30,000. Ngayon, pataasan ng ano eh, pataasan ng... Ngayon, mataas na kasi siya magbigay dahil maliit na ang opisina niya ngayon. Medyo konti na lang daw ang kanyang binabayaran, kaya gusto niya magbigay sa mga aplikante. Dahil mataas siya magbigay sa mga aplikante dahil yun naman daw ang magtatrabaho. Hindi yung mga agent. Totoo naman din. Diba? Yung mga agent, bibigay lang ng tao. And then, siya naman nag-asikaso ng visa at employer at saka ticket. So, nandoon dun sa ano. Concern siya sa mga aplikante. Ayan. So, ano pa ba? May magtanong pa ba? Mabait po ba si Mika, Ergin? Mabait po ba ang employer? Saan po na employer? Sa Hong Kong, sa Abu Dhabi, sa Dubai, ano pa? Ano mo, mention mo, no? Saan pa employer? Hindi naman tayo makapagsabi na dito sa Hong Kong ng ganun. May magsabi ng agent na naghahanap ako katulad niyo kung nakita niyo mga posting ko na marami ng mga employer ngayon. Mabait talaga, no? Mabait. Pag sinasabi kong good employer, good yan. Yan. Pero sa doon sa ano, sa Abu Dhabi, or doon sa Dubai, yung mga cross country, kapag hindi niyo gusto ang employer, pwede niyo balikan si agent. Nasabihin niyo na mag-refer to work ka, magpapalit ka ng amo. Okay po yun. No, okay po yun pag magpalit ng employer. Hindi po kayo pipilitin kung ayaw niyo doon sa employer niyo. Basta valid reason lang. Lahat naman ay may valid reason kung bakit ayaw mong tumuloy doon. Ganun po yun ha. Hindi po ipipilit. Hindi katulad ng iba na ipilit niyo yun. Na doon ka talaga. No, kailangan titingnan mo na ang sitwasyon kung anong dahilan na ayaw mo. Kasi kung gusto mong may mga request ka na hindi bibigay, pwede ayusin ng agent yan doon. No, hindi po pabaya ang ating agent sa Dubai kung gusto niyo mag-cross country. Katulad yung ano, mga aplikante ko rin na galing sa Pilipinas, going to Abu Dhabi. Mayroon tayong contact doon mismo sa loob ng ano, Abu Dhabi agency office. Na kapag nag-PM sa akin yung si aplikante, na ipipm ko yon. Katulad ng isang aplikante ko na ang tagal naman, nakadalawang araw na siya na wala daw siyang provide na pagkain. Sabi ko, bakit ngayon mo lang sinabi ng ganon? Kasi hindi pa daw siya nakuha ng employer, nasa office lang siya. Ayun, tinawagan ko yung ano, in-inform ko yung agency. Ngayon naayos naman, nasa employer na siya. Ayan. Basta kung kayo ay galing sa akin, ako ang nag-refer sa inyo, kung anong problema nyo, pwede nyo akong balikan. Ha? Pwede nyo akong balikan. Kasi katulad yan, kung may problema ka nandito kayo sa Hong Kong, problema ka sa amo mo, kausapin mo lang ako. Basta may ano, mayroon talagang consequence na sinasabi. Kasi kung mag-break ka, dito sa Hong Kong ha, lahat ng mag-break. Lahat ng mag-break contract, maliit lang ang chance na makabalik kayo sa Hong Kong. Maliit lang din ang chance na magkaroon kayo ng employer. Okay lang kung meron kayong magre-refer, yun okay, yun acceptable. Bakit ka mo? Ang immigration na ngayon ang nagko-control sa inyo. Dahil pag once na hindi kayo suportahan ng previous employer nyo, kahit meron kayong employer, nag-break kayong track kayo, nagkaroon kayo ng employer. Tapos yung hindi maganda ang relasyon nyo. Kapag hindi kayo suportahan ng inyong previous employer, hindi po kayo bibigyan ng visa nun. Dapat maganda ang recommendation ng inyong previous employer para ma-issuehan kayo ng visa sa for the second employer. Kaya mahirap po ngayon mag-break contract. Kaya nga sabi ko, laban lang hanggat kaya. Diba? Kasi ano na yun eh. Malaking opportunity mo na yun na nandito ka as long as na hindi ka sinasaktan. Kaya nga sabi ko, yung gutom, pagod at puyat, kaya yung ano, magawa ng paraan. Gutom ka, magkaya mo ng paraan. Kasi may time naman talaga maka-off ka. So, mamili ka ng pagkain, i-stack mo sa yung ano. Discarte lang. Tayo namang ma-off-value. Discarte lang. Sobrang ano, overwork. Pagdating ng gabi, makarelax ka naman. Kasi ngayon, wag natin sakyan ang galit at inis ng mga employer dahil madali lang silang magtanggal din sa atin.
No, dapat sumang-ayon tayo kahit masama ang loob natin. Kung hindi na kaya, uli sa'yo, uwi ka talaga sa Pilipinas. Hindi ka pwede mag-stay sa Hong Kong once na mag-break contract ka. Uwi ka, either meron ka employer o wala. Pag meron ka ng employer, sa Pilipinas ka maghintay. 50-50 ang chance nun. Kung bigyan ka ng visa o hindi. Ganun po yun ha, sa lahat ng mga ex-Hong Kong o nasa Hong Kong. Lahat ng gustong mag-break contract, uuwi ka talaga sa Pilipinas, either meron kang employer o wala. Kung meron kang employer sa Pilipinas, ka talaga maghintay, hindi ka pwedeng maghintay ngayon dito sa Hong Kong. Yan ang bagong ano nila, roles nila. Hindi ka pwedeng maghintay dito sa Hong Kong to release the visa. Kailangan mo nang umuwi kasi nagbabawasan sila ng mga tao dito. So, 50-50 yon kung mag-issuehan ka. Kasi yung previous employer mo, tatawagan yon kung sino yung previous employer mo. Kasi nakatala na yan doon sa bagong record mo na talagang kung suportahan ka noon, bibigyan ka ng visa, ay paano kung hindi maganda ang communication yun, relasyon yun doon, i-deny talaga yung visa. No? Lahat ng mga refused visa na nasa Pilipinas, huwag nyo mo nang balakin magbalik sa Hong Kong. Dahil makikita talaga ang record nyo na refused visa kayo, re-refuse agad yan. Be honest po kayo kung mag-apply kayo na refused visa kayo. Maawa po kayo sa agency at yung mga employer na nag-hire sa inyo tapos i-refuse visa na naghihintay po sa inyo. Kasi ang mga agency ngayon, hindi natin ano, hindi lahat po ng mga iksong ko nga, hindi talaga honest. No? Yung iba kahit na 2 basis na unfinished contract, either break or terminated, alam nyo nilagay nila isa lang. Tapos 2 basis pala. Tapos pag i-check dito sa immigration, 2 basis pala, yung iba 3 pa. O, oh, diba? Dapat magiging totoo kayo. Kasi handa naman akong tumulong kung paano ko baguhin ang inyong resume. No? Paano ko bagagandahin. Basta magsabi lang kayo ng totoo sa inyong personal information. Kasi paano kayo makatulungan kung una pa lang nagsisinungaling na kayo? Kasi may nangyari na eh. Tawag ito, na-process ng visa. Sinabi niya hindi siya ex-Hong Kong. Kasi 1 month siya na-terminate. Umuwi siya sa Pilipinas. Ang nangyari, pinaprocess dito kasi hindi siya ex-Hong Kong, hindi na-process, nagkaroon na siya ng employer kasi ex-abroad naman siya. Nung chinecheck ng immigration, na ex-Hong Kong pala siya at 1 month, deny ang visa. O, diba? Gumastos ka na nga sa agency dahil nagpa-medical ka na, dahil hindi ka nagsabi ng totoo. Yung iba hindi talaga nilalagay. Tapos makita mo, iksong kong pala. No? Dapat magiging honest kayo ha, dahil pagdating dito, hindi po kayo pwedeng magsisinungaling kasi makita talaga ang pangalan nyo sa immigration. No? Na i-check talaga nila yan. Dapat magiging honest kayo. Kung dihado kayo, muna kayo magbalik sa Hong Kong. Mag-apply kayo sa ibang bansa. Ipakita nyo na ano, na tawag ito, na kaya nyo talaga isang kontrata sa ibang bansa bago kayo balik dito. Lalo na yung mga refused visa or two-timer na mga unfinished contract. Huwag nyo naman ang balakin ang Hong Kong. Hirap talaga siya pasukin. Pero kung meron kayong kaibigan na nag-refer sa inyo ng employer at nagkaroon kayo ng employer, 50-50 pa rin yun kasi tinitingnan pa rin yung record nyo kung bisahan kayo o hindi. Ganun po kahirap. Kaya nga sabi ko, kung nandito na kayo sa Hong Kong, laban lang, as long as na hindi ka sinasaktan. Pagod, puyat, gutom, tiis lang. At alam niyo, kung malaki ang tiwala niyo at pananampalataya sa Panginoon, lahat yan kayang baguhin. Yung iba kasi nagdidepende na lang sa karereklamo. Walang makakatulong sa reklamo niyo, kundi kayo lang din sa sarili niyo. Tanggapin po na ganun na talaga kayo. Kung hindi kaya, uwi sa Pilipinas talaga. Yun, di ba? Wala namang sapilitan dito kung hindi kayo kasi sa pagre-reklamo. Alam nyo, kung kayo reklamador, sa totoo lang ha, kayo lang din nagbibigay stress sa inyong sarili. Diba? Kasi sa kakareklamo nyo, pagod ka na, sakit ng ulo, ano ba naman to, lagi naninigaw, ganon. Nai-stress ka talaga at madidepress ka pa. Pero kung i-enjoy mo yon, kasi sila ganyan talaga yung minsan, ano, yung mga na, ano lang, nakaswerte na ganon. Yung naninigaw, sabihin nyo, kasama ko yun sa sahod ko. Hayaan mo siya. Basta ikaw, hindi ka nagbago. Totoo, masakit. Totoo yun, masakit na sinisigawan ka, utusan ka ng ganito.
tanggapin na lang talaga natin ang kunyang na talaga tayo. Doon natin i-enjoy. Bahala ka dyan. Basta ako dito, okay. Kung na-stress ka sa akin, matira, matibay. Ganon. Kasi once na i-terminate ka, pwede kang manatili muna dito habang naghihintay ka ng visa o naghahanap ka ng amo. Yun ang kaibahan na once na terminate ka, pwede ka mag-stay sa Hong Kong for a while. Lalo na kung meron ka ng employer, pwede ka mag-stay to wait your visa. Pero kung wala kang employer, days lang, wait ka na. Oh. So, ibig sabihin, terminated ka, hindi ka agad nakakuha ng employer na habang nandito ka, na which is dapat makakuha ka. Diba? Pag nasa Pilipinas ka, hirap ka na rin magkaroon ng employer. Kasi ayaw talaga nila yung mga unfinished contract na nasa Pilipinas. Kahit maganda pa ang record mo. Kung meron namang nag-recommend sa inyo, kung maganda, kung totoo talaga maganda ang inyong record, no, pwede naman kayong mag-patulong sa inyong mga kaibigan. Pero kung